Kamusta po sa inyong lahat? Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng padalang kwento. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang magpasalamat sa mga bago na namang nag-join sa membership natin. Shoutout po sa inyong lahat. At kung bago ka lang din dito ay maaaring mag-subscribe ka muna. Magsimula na tayo. 1982. Sa noon ay liblib na baryo sa bayan ng Samar. Hindi pa ako naisilang. Ang aking ama ay 18 taong gulang ng mga panahong ito. Ito ay bago pa niya makilala ang aking ina. Siya ay isang kargador sa public market sa bayan. Madalas Sabado at Linggo na akong umuwi. At babalik naman bago sumikat ang araw, Lunes ng umaga. Si Tita Yoli, ang ate ng aking ama ay 5 buwan na ring nagbubuntis nang umuwi ito sa probinsya. Galit na galit daw si Lolo at ganon din si Itay. Pagkat ang buong akala ng mga ito ay nagtatrabaho si Tita Yoli sa Maynila. Pero sa edad na 20 anyos ay nagdadalang tao na pala ito. 5 buwan rin niyang itinago bago siya umuwi. At umuwi itong hindi kasama ang ama ng kanyang magiging anak. Ang sabi niya raw kay Lolo ay ayaw daw ng lalaki na panagutan siya. Kaya't umuwi na lang ito sa probinsya namin. Iyak nang iyak si Tita Yoli noon pero wala naman siyang magagawa. Galit man sa nangyari, ang itay ko pa rin ang tangi niyang naging kakampi. Ang iba naman nilang mga kapatid ay talagang galit na galit at halos itakwil ng mga ito si Tita Yoli. Nung panahong ito ay talaga namang malaking kahiyan sa pamilya kapag may nabuntis na walang handang managot. Lalo pa at si Lolo at Lola maraming taon na ring naninilbihan sa simbahan at may reputasyon silang pinangangalagaan bilang mga Katoliko. Pero nangyari na ang lahat. Nangako daw si Itay noon na kahit anong mangyari ay hindi niya hahayaang palayasin nila Lolo si Tita Yoli. Kaya't nakiusap si Itay sa mga magulang nila. Kahit malaki na ang siyanay, nagluluto ng mga kakanin si Tita at ibinibenta yon sa mga kapitbahay nila nung panahong ito. Si Itay ang nagbigay sa kanya ng maliit na kapital para magawa niya ang mga bagay na iyon. Hanggang sa makalipas ang 1 buwan, nagulat daw sila Itay nang biglang may dumating doon na dayong lalaki. Nagpakilala daw itong si Jaime at hinahanap nito ang Tita Yoli ko. Nag-init agad ang tenga ni Itay nang marinig niya iyon dahil parang alam na niyang yun ang nakabuntis kay Tita. At tama nga ito. Siya ang ama sa ipinagbubuntis ng tita ko. Nag-usap-usap silang lahat pagkatapos nun. Si Lolo at Lola, si Tita Yoli, si Jaime at si Itay. Dahil ang 2 pa nilang kapatid ay nagkataon na wala doon. Nung tinanong daw nila si Jaime kung pananagutan ba nito ang bata ay nag-alangan daw itong sumagot. Ang sabi nito, balak raw niya sanang kunin na lang ang bata pagkat hindi pa raw ito handang magpakasal. O kung gusto naman daw ni Tita, sumama na ito pabalik sa Mindanao kung saan talaga nanggaling itong si Jaime. Balak daw kasi nitong dumiretso na doon pagkatapos makipag-areglo kay Tita Yoli. Ang Jaime na ito ay malayo ang agwat ng edad sa tita ko. Ayon pa kay Itay, nasa mga 28 anyos na raw ito nung mga panahong yon. Kaya't nung sinabi niya yon ay hindi na nakapagpigil pa si Itay at sinuntok niya ito. Hindi rin pumayag sila Lolo sa gusto nitong mangyari. Dahil doon ay walang nagawa si Jaime kundi pumayag sa gustong mangyari ng pamilya namin. Total, dala naman ito ang kagamitan niya
doon na siya tumira simula noon. Nagtulong-tulong ang pamilya na mapagawan sila agad ng maliit na kubo. Hanggang sa napansin naman nila Itay na parang mabait naman na tao si Jaime. May alam naman ito sa pamamanday, kaya ganoon ang ginagawa niya. Pero hindi akalain nila Itay na sa una lang pala yon. Dumating ang araw ng fiesta sa baryo namin. Naghahanda ang lahat sa bisperas. Kumakatay ng mga alaga nilang baboy at manok. Bibilan lang ng mga ilang bloke ng yelo sa bayan yung mga kinabukasan pang lulutuin. Hindi pa kasi nag-uso ang refrigerator noon sa baryo namin. Siyempre, pagsapit ng gabi ng bisperas, may sayawan yan at may inuman. Nag-iinuman daw sa harap ng isang mesa sila Itay, si Lolo, si Tito Jan yung kapatid din Itay, mga pinsan nila at siyempre si Tito Jaime. Tatawagin ko na rin siyang Tito para formal. Nung medyo may tama na raw sila ay dumating ang kumpare ni Lolo at nakiinom din ito doon. Tawagin na lang natin siyang Lolo Gorio. Napansin daw ni Itay na parang hindi maalis ang tingin ni Lolo Gorio kay Tito Jaime. Magkatabi daw kasi si Itay at si Lolo Gorio noon. At simula nung naupo daw ang matanda ay masama na ang tingin nito kay Tito Jaime. At ganoon din si Tito Jaime sa matanda. Pre, sigurado ka ba sa mga pinapatuloy mo sa bahay ninyo ngayong magpifiesta? Baka naman may itinatago na ang iba dyan. Wika pa daw ni Lolo Gorio sa lolo ko. Kasi hindi daw pala nito alam na kasal na lang din ang kulang kay Tita Yoli at kay Tito Jaime. Akala niya kung sinong dayo lang din. Dahil sa mga parinig niyang iyon ay napapaisip na si Itay kung ano ang ibig sabihin ni Lolo Gorio. At syempre, ayaw din ni Itay na baka mag-away-away pa sila doon. Lalo at may tama na din si Tito Jaime. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Napansin ko kasing parang kanina niyo pa pinag-iinitan niyang si Jaime. Pasimpleng bulong ni Itay kay Lolo Gorio. Tatagalugin ko na lang rin po lahat. Nako, may tinatagong pangil ang isang yan. Hindi pwedeng magsinungaling itong dalakong langis na kanina pang kumukulo dito sa bulsa ko. Walang dudang siya lang yan. Dito sa ating lahat, siya lang naman ang hindi ko nakasalamuha kahapon nung pumunta ako dito sa inyo. Wika pa raw ni Lolo Gorio kay Itay. Dahil doon ay napaisip na si Itay. At niyaya niya si Lolo Gorio na kunwari magpapasama siyang bumili ng dagdag pang alak. Nung medyo malayo na sila sa paglalakad, napatanong si Itay kung tama nga ba ang iniisip niya na pinapahiwatig ni Lolo Gorio. At oo nga, aswa nga daw si Tito Jaime. Napailing si Itay noon dahil bata pa naman si Tito Jaime, pero ang sabi ni Lolo Gorio, kapag tumapak na raw sa edad na 18 ang isang tao, kakayanin na raw ng katawan nito ang sumpa ng pagiging aswang. Si Lolo Gorio kasi ay may kaalaman din sa panggagamot. Kaya't alam ni Itay na may basihan talaga ang matanda sa mga pinagsasabi nito. Bumili naman sila ng alak sa tindahan at nag-usap sila na si Lolo Gorio na raw ang babalik muna. Tapos, pinakuha ni Lolo Gorio kay Itay ang buntot pagi sa bahay nila. Ilang metro lang kasi ang layo ng bahay ni Lolo Gorio. At ang dahilan kung bakit hindi niya agad nalaman ang tungkol kay Tito Jaime ay dahil galing sa Negros si Lolo Gorio. Nagbakasyon ito ng ilang buwan doon at itong magpifiesta lang bumalik. Si Itay ang pinakuha niya kasi kapag siya ang kumuha, baka maghinala daw si Tito Jaime. Lalo pa at ramdam nitong mainit sa kanyang matanda. Pero isang pagkakamali ang ginawa nilang ito. Naghiwalay nga si Itay at si Lolo Gorio. Si Itay ay pumunta sa bahay ni Lolo Gorio para kunin ang sinasabi nitong buntot pagi.
Habang si Lolo Goryo naman ay bumalik daladala ang alak. Gusto kasi ng matandang bantayan si Tito Jaime at ibunyag na sa lahat ang lihim nito. Pero ayon kay Itay, nung pauwi na raw si Lolo Goryo ay nagulat ito. Dahil may naririnig itong pag-angil. Parang may mabangis na nilalang na nag-aabang sa daan niya pabalik. Sa gilid ng daan ay puno ng mga tanim na kawayan. Langis lang ang dala ni Lolo Goryo ng gabing ito. Hindi naman kasi niya akalaing may aswang siyang makakatagpo. Ayon kay Itay, alam na raw agad ni Lolo Goryo na si Jaime ang nakaabang sa kanya. Base sa tingin nito ay alam niyang may dalang langis ang matanda nung nagiinuman pa lang sila. Nararamdaman din daw kasi ng mga aswang yon. Patuloy na naglakad si Lolo Goryo nang bigla na lang daw may sumunggab sa kanya. Nabitawa ng matanda ang daladala niyang alak. Ayon na din sa kwento nila Itay, dinumog daw ito ng nilalang na itim na itim ang balat. Ang uso daw nito ay pahaba at may mahahabang pangil. Ang mga mata ay mapupula. Halos makagat na daw si Lolo Goryo at tumutulo na sa mukha nito ang laway ng aswang. Ang paa ni Lolo Goryo ay nasugatan din dulot ng mga basag na bote ng tanduay. Mabuti na lang daw at bago pa man ito mapuruhan ng aswang. Nagkataong pabalik na rin si Itay at nakita nitong sa gitna ng daan ay dinudumog na si Lolo Goryo na kanina pang sumisigaw. Daladala ni Itay ang buntot pagi kaya agad niyang nilapitan ito at pinaghahampas. Ayon pa kay Itay, sa unang paghampas pa lang daw niya ay halos mamilipit na ang aswang sa sakit. Bumitaw daw ito sa pagkakadumog niya sa matanda. At ang balat daw nito ay waring umuusok sa bawat hagupit ng buntot pagi. Bahagya raw natigilan si Itay. Pagkatapos niyang atawin yon ng ilang beses. Pero bumangon daw si Lolo Goryo. At kinuha niya kay Itay ang buntot pagi. At ipinagpatuloy ang paghahampas dito. Doon na raw nagmakaawa ang aswang na tigilan nat. Nagpakilala itong si Tito Jaime. Bumalik raw ito sa normal niyang anyo at punong-puno ng latay ang katawan nito. Gustong patayin ni Lolo Goryo si Tito Jaime pero hindi kinaya ng Itay ko na gawin niya yon. Gusto niyang si Tita Yoli ang magdesisyon. Sinabi nila lahat ng nangyari at itinalin nila si Tito Jaime sa may poste sa kusina nila. Kinaumagahan ay nagdesisyon si Tita Yoli na palayasin na lang si Tito Jaime. Mas pipiliin na lang daw nitong buhayin ang mag-isang anak niya kaysa magkaroon ng aswang na asawa. Dito napatunayan ni Itay kung gaano ka-epektibo ang buntot pagi. Si Tito Jaime naman ay pinalayas nga ng buong pamilya. Pero naging lihim sa mga nakaalam ang tungkol dito. Hanggang dito na lang po. Paalam.